Yo, what's up mga katek? Magandang araw sa inyo. Sa video na to, isishare ko sa inyo itong ginagawa ko ditong air compressor na to. Actually, reklamo ito ng isa kong katrabaho. So, hindi niya mapagana, hindi niya ma-on. So, walang ibang pwedeng tawagin kundi si Pinoy Katek lang. So, nandiyan na naman si Pinoy Katek para ishare sa inyo kung ano ang problema nitong air compressor na to, kung bakit ayaw umandar or ayaw mag-on. So, kung interesado ka sa video na to, Katek, pagpatuloy mo lang ang panonood mo. Sa totoo lang, hindi lang naman ito ang trabaho ko dito eh. Nag-aircon, nag-swimming pool, repair ng pumps, nagpapalit ng electrical, kung may sira yung heater, kung may sira yung ilaw, may sira yung toaster bread, kettle, oven. Minsan, kung walang-wala talagang tao, so kasama rin ako sa paghuhukay kung may project sa paggawa ng bagong swimming pool. So, hindi lang tayo amoy prion, Katek. So, minsan, amoy chlorine tayo. Amoy chemical tayo. Tapos, minsan, amoy lupa tayo kasi naghuhukay tayo eh. Kaya, halong-halo na yung amoy ko. Yung amoy natin. Pero, 2 times a day naman ako naliligo. Hindi naman tayo ibang lahi. So, malinis naman tayo sa katawan. So, naliligo bago pumasok sa trabaho. Then, pag-uwi galing trabaho. So, maliligo ako niyan para fresh ulit si Katek, di ba? Dito kasi sa company na pinasukan ko, yung trabaho ko dito, kung baga sa gulay, parang para tayong chapsoy. So, mixed vegetables tayo. So, halos lahat, chine-check ko yan at inaayos ko yan. So, walang ibang tinatawag dito kundi si Pinoy Katek lang sa kumpanya na to. No choice tayo eh. Walang ibang gagawa eh. So, ang kapalit naman nito, dolyar eh. So, sumasahod naman tayo every month eh. Hindi naman sila delay magpasahod. So, anyway, balik tayo dito sa tinatrabaho natin. So, itong air compressor na to, ang reklamo nito, ayaw mag-start. So, ayaw mag-on. So, umuugong lang siya pagka sini-switch on mo yung power. Ang sabi sa akin, sobrang tagal na raw nitong air compressor na to na walang maintenance. So, nasa 13 years na na walang nagme-maintenance nito. So, walang check-check ito. Walang repair. So, ako pa lang yung unang mag-check nito, air compressor na to. So, ngayon pa lang nasira. Ngayon pa lang siya nagka-problema. So, walang maintenance dito. Walang maintenance na nakatoka sa air compressor na to. Kahit na ginagamit nila, hindi nila pinapakialaman. So, gamit lang sila ng gamit. So, ngayon, nasira na. Nagka-problema na. Tinawag na ako. Bago pa lang naman ako dito eh, sa kumpanya na to eh. So, try natin i-check kung ano yung mahanap natin na problema, makikita natin. Pagka mga ganito kasing mga elektromotor, mga katek, na problema, umuugong lang, so unang papasok kaagad sa taong mag-check or technician or electrician. So, malamang sa malamang, yung electromotor na stuck up or bearing ang problema. Or, minsan, yung starting capacitor lang. So, doon mo muna siya ipo-focus. So, mag-focus muna tayo sa starting capacitor kung okay pa yung starting capacitor niya at saka running capacitor niya. So, i-check natin isa-isa.
So, check natin yung starting capacitor niya at running capacitor niya. Baka dito lang yung may problema at mapagana na natin tong air compressor na to. So, ito yung capacitor cap niya. So, dalawang capacitor niya. Ito naman yung overload relay. So, ititrip niya yan kung may problema. So, tinanggal natin yung cap. Ito, tumambad sa atin. Dalawang capacitor. Isang running capacitor at saka starting capacitor. Pagka mga ganitong electromotor na single phase, especially ginagamitan siya ng belt or belting, so dalawa talaga ang capacitor niyan. Merong starting capacitor at running capacitor. So yung starting capacitor, mataas ang microfarad niyan kaysa sa running. So mababa yung running capacitor. So mabigat kasi kaya may belt eh. So papaikutin niya yung motor. May hihilain siya eh. So kailangan niya ng mataas na microfarad. So pagka once na rin na na-start niya yung motor, so automatic itatransfer niya yung electric charge sa running capacitor or automatic magte-take over yung running capacitor dyan. So unahin natin tong i-check running capacitor. So 35 microfarad ito eh. So meron lang tayong nakuhang 27.3 microfarad. So isunod natin tong starting capacitor. So 500 to. 500 microfarad ang original. So 0.8. So wala na talagang reading yung starting capacitor. So sa 500 microfarad naging 0. 0 lang. 0.9 or 8. So yun lang ang nakuha natin. So talagang kailangan tong palitan starting capacitor. So palitan na rin natin tong running capacitor since mahina na or hindi niya na na-reach yung 35 microfarad. So hahanap pa ako sa store kung meron pa tayong stock nitong starting capacitor na to since sobrang mataas yung microfarad niya. So ewan ko lang kung meron silang stock nito kasi bihira naman itong gamitin eh. So sa mga maliliit na microfarad, meron tayo yan available. Etong starting capacitor, 500 microfarad, sa tingin ko parang wala. So i-check ko muna. So tingnan muna natin. So ito, meron akong nakuha sa store natin na starting capacitor at lagyan na rin natin ng plug ito. So ito yung running capacitor at ito naman yung starting capacitor. So mas malaki siya ng kaunti kesa sa original na starting capacitor niya. So parehas sila malaki. Parehas pala sila malaki. So ewan ko lang kung magkakasya pa to sa takip nila, sa capacitor cap nila. So parang hindi yata kakasya to. Sobrang laki to. So iba yung size nila eh. Pero parehas lang sila ng microfarad. So okay. I-test muna natin siya para sigurado tayong okay itong capacitor na to. Yung starting capacitor pala na nakuha natin is hindi siya 500 microfarad. So ang available lang natin is 400 to 480 microfarad. So okay na rin yan. At least meron tayong nakuha. So eto, ulitin natin tong i-check. Ito yung luma, original. So, 0. 0. Set nyo lang yun dyan. Hanapin nyo yung parang symbol ng ano, naka UF. Pero microfarad symbol yan. Hindi yan UF. So, wala nga. 0 nga. 0 talaga. Then, eto na yung nakuha natin. So, ayan. Check natin. So, meron tayong 472
microfarad. So, original niya is 480. So, okay na rin ito. At least, ma-try natin kung mapapagana natin itong air compressor na to. Pinalitan ko pa itong sa starting capacitor na terminal wire at wala tayong makuha sa running capacitor na terminal connection, so kinuha ko lang din yung original niya. So dugtong lang tayo ng wire para maibalik natin yung dati niyang connection. At nilagyan ko na rin siya ng plug kasi original nito walang plug eh. So open yung wire niya, disuksok lang sa kuryente, so unsafe. So nilagyan ko na para safe na rin. So okay, kinabit ko lang muna siya for temporary para matest natin, matesting natin kung aandar ba siya o hindi, na may bago na tayong starting capacitor at running. So try na rin kung guarantee ba talaga ito. Baka ano ito eh, baka guarantee sabog to eh. So ayun, ayun naman pala eh, nag-on na siya. So nandun lang yung problema niya sa starting capacitor. So hindi niya nga mapa-start kasi yung original niya na starting capacitor is 0 microfarad na. So ito, napalitan na natin, gumana na siya. Solve na ang problema ni Pogi. So masaya na ito si Pogi at makakatrabaho na siya ng maayos. So paano mga katek, hanggang dito na lang tong video na to. Sana meron akong na-share sa inyo na konting ideya ulit. Hindi pa sana to tapos video na to eh. Mahaba na kasi, so gawa na lang ulit natin ang part 2 itong air compressor na to. So hanggang dito na lang mga katek, at maraming salamat sa panonood ninyo. At hanggang sa muli, paalam!